nating iwi mga undo mga inday. Welcome back to my channel. Bago ang lahat, gusto kong i-shout out ang ating kaibigan dyan, Alin Goyena. Kaway-kaway sa inyo sa pinaka-sexy niyang asawa na si Ruth Goyena. Kaway-kaway, maraming salamat sa inyong support ha. So, ngayong hapon magka-harvest tayo ng pinakamalaking zucchini sa balat ng ating garden. Okay, huwag natin patagalin, let's go. Bonfire muna. So meron tayong kahandang lagayan, malaking zucchini. So ito, harvestin natin to. Kasi malapit na mag-winter. Check natin kung ilang kilo. Ito maximum niya 5 kilos lang eh. Check natin kung kakayanin ba niya. Kakayanin kaya. So yan, lagpas 5 kilo. 5 kilos. Lumagpas na siya eh. So hindi na tama yung kanyang weight. Kasi lagpas na maximum 5 kilos lang yung kiluhanin. So yan, ipon natin yung pangalawa. So itong aking mga sili. Oh, hindi ko na nadiligan to, mga 3 weeks na. Mga halaman ko hindi ko na diniligan, parang nakaka-discourage na, malapit na mag-winter tapos hindi natin mapapakinabangan, parang discourage ako. Pero namunga na rin, oh. Sayang, oh. Naka-harvest na ako dito, nilagay ko sa aking sinigang. Sayang, oh, namumunga. So medyo late lang siya, dapat mas maagang magtanim nito. By April, meron ka nang tumutubo na sa nursery dapat. Tapos, transplant na lang ng May. So, makakaroon ka ng harvest na magandang amount ng buhay. Kahit malilate siya, namumunga. So, ito, napansin ko itong mga broccoli ko. Sinarbisan ko siya dito. Tapos, so marami pa siyang dahon. No? Ito pala ay nagsasanga. Sasanga siya, maraming sanga oh, sa ilalim. So tumataba, nabuwasan ko na ito eh. Narbisan ko at aking na-research na ito palang dahon itong broccoli or cauliflower ay superfood. So masarap siyang ihalo sa mga tinola. Tinola, sinigang, basta gulay, leafy vegetables. Yun yung pinagpalit ko sa spinach. Mas masarap ito sa akin lang ha, kasi malaman at saka hindi siya madaling malata. Kahit hindi mo maubos ngayon, iinitin mo siya. Nabukasan, pag init mo ganun, hindi pa rin siya lata yung dahon. Masarap. Ang ka-level pala nitong dahon na to is kale. Yun yung nutrients na makukuha mo, superfood, yung dahon ng broccoli. So kaya, ina-harvest ko rin itong mga magandang dahon. Yung sobra-sobra pino-frozen ko. Hindi ko na siya binablanch. Tinanggalan ko ng itong gitna kasi matigas to eh. Tapos yung dahon mismo, huhugasan, patuyo eh. Tuyuin lang siya. Tapos si frozen. Tapos yun, pag lulutuin mo, syempre yung frozen state niya, diretso mo i-dump dun sa kumukulong tubig kung anong gulay o anong luto ang ilalagay mo. Masarap pa rin, ganon din ang lasa, walang pinagkaiba. So halos nahabisan ko na, konti na lang. Nag-iisa yung aking cauliflower na nabuo. So, hindi nabuo yung iba. Hindi ko na inisprehan. Kasi parang na-discourage na ako, malapit ng winter. Alam ko hindi na mabubuo, kaya hinayaan ko na lang sila. Pero nag-survive naman, 3 weeks na hindi ko diniligan. Okay pa rin naman siya oh. Ito yung cherry tomato, pero malalaki. Parsley. Itong final product natin is the parsley. So, ang sabi, 2 years itong magsistay sa lupa. Pwede to. So, next year meron pa to. So, ang mas mapapakinabangan natin next year is yung laman. Yung magiging parang radish or carrots pala siya. At saka yung laman ay masarap daw panghalo din sa mga ano-ano gulay-gulay. Yan ang titingnan natin next year.
So, ito naman yung pangalawa nating malaki. Harvestin din natin ngayon. Okay. Ayan o. Oh, oh. Wow! What's wow. That big one? This is called zucchini. Hi, hi Dustin. Hi. Say hi. Hi. Say kawaii kawaii. Kawaii kawaii. This one is like 6 kilos. So, we is have two stretchy? Two like 6 kilos now. Hi, can we just into that? Yeah, put it here. Oh, okay, dalawa tayo. Let's do it. You and me. And you and me. Okay. And drop it. I don't drop it. Okay. There you go. So we have one more. One more? So ito yung mais natin. Ito yung nabuo sa mais natin, oh. This is corn. Corn cob. Corn in the cob? Yeah. Pwede na rin yung pang chop soy. Ang chop soy ito. Dalawa. Tatlo. Okay, may isa pa tayong zucchini. We have a big zucchini here. Let's harvest it too. So, yes, this is not too big. Too big compared to the two that we have there. Ito. Siguro mga ano lang to, 3 kilo. Okay, meron pa rin mga bunga kahit ganun siya. Oh. Ito wala na, ubos na pala. Pero yung nandoon, may bunga pa rin. Maliit na pwedeng pang gulay, pang salad. Oh, meron pa rin, oh. Still have 4 zucchinis here. Yeah. So, yung mga dahon, bago mag-winter, gagawa na ako ng fermented plant juice. Kasi by next year, for sure, wala na tayong dahon na makukuha dyan. Kasi hindi naman tayo magpuputol ng mga kahoy na. So, itong mga dahon na to, gagawin ko ng fermented plant juice. Medyo matigas to, so siguro ibabad ko lang siyang mga 2 linggo para by summer meron tayong fertilizer na magagamit. So itong mga onion ko, try kong i-frozen yung iba kung kaya kasi masasayang din naman. Of course marami pa tayong kamatis, nakahabis na ako ng marami. Marami pa rin siyang bunga. The fruit of the onion. Oh, you harvested the tomato. Good job. Is it done? Not yet.